Si Emilio Jacinto E. Dizon, o mas kilala na si Emilio Jacinto, ay isang magiting na general ng Katipunan sa panahon ng Rebolusyon. Siya ay inihalal bilang kalihim ng Estado para sa Haring Bayang Katagalugan, isang pamalaang rebolusyonaryo na itinatag noong sumiklab ang Himagsikan. Kilala rin siya sa kasaysayan bilang ang utak ng Katipunan. Si Jacinto ay ipinanganak sa Maynila ni na Mariano Jacinto at Josepa Dizon noong December 15, 1875. Nag-aral siya sa Kolehiyo de San Juan de Letran at lumaon ay lumipat sa Universidad ng Santo Tomas upang mag-aral ng abogasya. Naging kamag-aral niya ang ilan sa ating mga presidente na sina Manuel Quezon at Sergio Esmeña. Subalit hindi siya nakapagtapos ng kolehiyo at sa edad na 19 ay sumali sa Katipunan kung saan pinamunuan ang hukbo sa Laguna. Siya ang naging tagapayo sa mga usaping pampiskalya at naging kalihim ni Andres Bonifacio. Siya at si Bonifacio ay nakipagkasundo rin kay Apolinario Mabini nang subukan nilang ipagpatuloy ang La Liga Filipina matapos ang pagkakadakip kay Jose Rizal. Isinulat niya ang tanyag na kartilya ng Katipunan na nagsilbing pangunahing gabay sa mga bagong kasapi ng Kilusan. Kasama si Bonifacio at si Pio Valenzuela, binuo nila ang pangunahing pahayagan ng Katipunan na tinawag na kalayaan. Nagsulat siya sa pahayagan sa ilalim ng pangalan na Dimasilaw at ginamit ang alyas na Pingkian sa Katipunan. Si Jacinto ay nasa Sigaw sa Pugadlawin kasama si Andres Bonifacio at iba pang miyembro nito na nagpahiwating ng pagsisimula ng rebolusyon laban sa imperialismong Espanya noong August 1896. Matapos ang pagpatay kay Bonifacio, pinagpatuloy ni Jacinto ang pakikibaka ng Katipunan. Tulad ni General Mariano Alvarez, tumanggi siyang sumali sa puwersa ni General Emilio Aguinaldo, ang pinuno ng pangkat ng Magdalo. Si Jacinto ay nanirahan sa Laguna at sumali sa milisya na patuloy na nakipaglaban sa mga Espanyol. Isinulat niya ang Ala Patria noong October 8, 1897 na hango sa huling sulat ni Rizal na Mi Ultimo Adios. At maganap ang April 16, 1899, namatay si Jacinto sa sakit na malaria sa edad na 23.